Pulo kayabangan nga itong si Romualdez, pero ang totoo, pulok pala mga kalaban. Matapos ngang isivalet ni Senator Lacson ang issue patungkol sa payuda ng mga kano. Matapos ngang questionin ni dating Senator Panfilo Ping Lacson ang $500 million o katumbas ng 28 billion pesos na ayuda ng Estados Unidos sa Pilipinas kumpara sa pinangakong $8 billion o katumbas ng 460 billion pesos na makukuha ng Taiwan. Para nga kay Lacson, parang limos lang ang binigay ng US sa Pilipinas. Kayong malalagay sa peligro ang ating bansa dahil sa karagdagang mga EDCA sites sa Northern Luzon. Patutsada pa nga nito, compared to the $8 billion US aid to Taiwan, the $500 million arms to PH is not even good enough to console an ally willing to share Taiwan's risk in allowing additional EDCA sites in Northern Luzon to help facilitate movement of U.S. war material and logistics in case of a China invasion. Ayon kay Lacson, ang ayuda ay isinulong ni Representative Darrell Issa, RCA48, nang hilingin nito sa State Department na maglaan ng $500 million sa Pilipinas bilang foreign military financing. At bago na tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chika Bay updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan! Gusto kong magbigay ng reaction doon sa mga pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Yung pinapasalamatan niya ang US government at sinasabi niya na siya ang naglakad. Yung US military aid to the Philippines. Yung in connection sa $95 billion na military assistance ng US sa mga kapartner niya sa buong mundo. Okay. So, Ukraine, nakakuha ng $61 billion. Israel, nakakuha ng $26 billion. At yung remaining na $8.1 billion para na sa Indo-Pacific region na allies. Kasama na ang Taiwan and the Philippines. So, sinasabi ni Speaker Martin Romualdez sa isang statement na basa ko sa Philippine Star News na kung daw yun, nung nagpunta sila sa US with President Marcos, itong latest, isa siya sa nag-facilitate at na-approve kaagad. Nako, ipalitiko na naman. But, in reality, yung $8.1 billion na package for Indo-Pacific region, halos lahat yun mapunta ng Taiwan. Ang share ng Pilipinas doon, kakapiranggot. Limos lang daw, sabi ni ex-Senator Ping Lacson. Mamaya, basahin ko yung post ni Senator Lacson tungkol sa limos. Sinsilyo. Ito, may World Online News. Critics Islam, paltry Philippine share in $91 billion U.S. aid package for its allies. Isang independent security think tank. International Development and Security Cooperation. Think tank ito. Security think tank. yung Vice President ng International Development and Security Cooperation, si Joshua Bernard B. Espeña. Ano lang daw yun? Napakaliit ang share ng Pilipinas. Sabi niya, since a conflict could spark at any time
due to the miscalculations or decisive escalation, aid is better than none. However, yun, mabuti na lang daw na may military aid at naisama ang Pilipinas. However, sabi niya, the Philippines must negotiate for a bigger yet granulated piece of the pie if both allies are serious about building up Philippine defense. Sabi ng Vice President ng security think tank na ito. Dapat daw ang Pilipinas huwag makontento sa kakapiranggot. Magkano? According sa post ni Senator Lacson, halos $500 million lang ang share natin doon sa 95 billion aid package. O, basahin ko yung post ni Senator Lacson na. Compared to the 8 billion military aid for Taiwan, the 500 million arms limos to the Philippines is not even good enough to console an ally willing to share Taiwan's risk in allowing additional EDCA sites in northern Luzon to help facilitate movement of U.S. war material and logistics in case a China invasion. Sinsilyo lang o limos. $500 million? Yun ba yung sinasabi ng U.S. na ironclad commitment nila sa Pilipinas? Ang laki yung sa Ukraine, no? $61 billion. Israel, $26 billion. Taiwan, $8 billion. Tayo, $500 million lang ang nakataya kinabukasan yung seguridad ng buong Pilipinas kasi anytime na mag-gera ang China and US dahil sa Taiwan na yan or West Philippine Sea, nako, damay tayong lahat. Kaya tama yung think tank si Joshua Bernard Espeña na dapat mag-negotiate tayo, palakihan kasi libre. Libre yung EDCA sites, walang renta nun. Hindi katulad nung panahon ni Marcos, President Marcos Sr., yung Clark and Subic na bases, nako, malaki ang renta nun. Dahil ang Marcos Sr., marunong. Kaya nung nandito pa yung Clark and US, nako, ang armed forces natin noon, isa sa mga modernized AFP panahon ni Marcos Sr. Kung ano yung pinaka-updated na fighter jets ng US Air Force, meron din tayo. Bakit? Kasi kinukuha sa renta eh. Ang alam ko, pinaka-latest F5 pa noon. Yun ang pinaka-latest model ng US. May F5 sila, meron din tayong F5. Kaya kinakatakutan ang Pinas panahon ni Marcos Sr. kasi marok may renta yung US bases. Ngayon, siyam na EDCA sites, walang renta, libre. Tapos, yun na, tuwan-tuwan ang Speaker of the House, ang Presidente, okay na lang din, $500 million lang. Ay ang katapat doon ang seguridad ng buong bansa. Nako, hindi natin alam po ang mangyari. Konting miscalculations lang. Sabi ng si Mr. Joshua Espeña na madadamay at madadamay tayo sa gera. So ano ngayon? Yun ang commitment ng US. Meron pang ang article ni ano eh. May article ni Sir Bobby Tiglaw. Anong sabi niya? As of now daw, zero pa ang ating share sa 95 billion. Kasi yung 500 million na sinasabi ni Senator Ping Lacson, ano lang yun? Amendments. Sa original bill, hindi na isama ang Pilipinas. Ganun po yun.
Kailang mayroong isang representative sa California, si Representative Isa, nag-ano siya ng amendment na pwede ba bigyan niyo rin ang Pilipinas? So yun, parang pumayag, may amendments, kaya naisingit yung $500 million. Ang atin talaga, merong dalawang senador sa US na nag-file na ng bill. Ang tawag PERA, P-E-R-A, Philippines Enhanced Resilience Act. Yung bill na yon, yun, nagsasaad na ang Pilipinas magkakaroon ng $500 million aid every year starting 2025 pa. So, from 2025 hanggang 2029. 5 years. So, yun ang bill sa ano, yun ang bill sa Senate na i-deliver pa, aproban ba o hindi. Grabe naman. So in all, 5 years, $2.5 billion lang ang atin. Ganun po kaliit ang tingin ng ating Uncle Sam, Big Brother Uncle Sam sa Pilipinas. Grabe, I don't know. Talagang to me, loging-logi tayo dito. So I agree dito sa security think tank na ang gobyerno natin makikordate, si Speaker Martin Romualdez, grabe na ang papuri, pasalamat niya sa US kaya nabigyan daw tayo ng $500 million, although alanganin pa. So sana naman, sabi nga ni Ex-Senator Lacson, dagdag sa kanyang post, sabi niya, malaki pasasalamat natin kay Representative Darrell Issa of California sa kanyang symbolic amendment para maambunan ang Pinas kahit $500 million. Kinumpara ko lang ang aid sa Taiwan dahil naalala ko ang dagdag na EDCA sites sa Isabela at Cagayan na klaro ang intensyon ay para malapit sa Taiwan. More than anything, I am expressing our country's dignity and self-respect. Exacto. I agree with, ano. Dapat magkaroon din tayo as a nation ng dignity and self-respect. Hindi yung ano na lang kung anong ilimos sa atin ng US, yun na yun. No. Dapat balik yung leadership ni President Marcos Sr. na pag hindi nyo dagdagan ng rita, alis kayo dito. Ganon. Grabe, very strong leader ang President Marcos Sr. Kaya saludong saludo ako. Akala ko like father, like son. Ang the junior. Wala pala. I don't know saan siya nagmana. At tumani nga ito ng samot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ang mga netizens sa naging isyong ito. Kung totoo po ang sinasabi ni Harry Roque na posibleng may deal si BBM, pudol-pudol man, sa US government na unfreeze ang frozen assets ng pamilya Marcos sa US, yan na ang kapalit sa mga dagdag at libre upa na EDCA sites. Kaya limos o barya lang ang aid sa atin kumpara sa Taiwan at iba pa. Ang mura nyo naman binenta sa US ang Pilipinas. Pinagyayabang pa ng gobyernong ito. Buwang na yan si Tambalos Los, sila ni BBM at Lisa. Maginagagong ang taong bayan. Pero sila-sila ang sa kasaniwalingang nilang propaganda nila. Galit na galit na Kim at ginutom na kami ng BBM evil government na ito. Kaya mag people power na tayo bukas, rally ng maisog, dapat diretso na tayo sa Malacanang.
Ano pa hinihintay natin, mga kababayan? Wala tayong mapapala sa evil government na ito. Silent martial law at diktador. Galit na kami. Naubos na pasensya namin. Tapos isusubo pa tayo ngayon sa gera dahil lang sa kano kakatuta ni PBM. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaction? Magkimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabaya updates, don't forget to like and subscribe!